Okay, so, kumusta? Tulad ng pinangako ko, magsisend ako ng example ng gagawin ninyo doon sa inyong final output. No, tulad nga ng sinabi ko, ang gusto kong final output is video. No, so, hindi ko na kasi masyado yung magpapasulat na naman ng magpapasulat. From prelims to midterms hanggang sa early finals, puro na ako pasulat ng pasulat, pa-essay ng pa-essay, pa-activity ng pa-activity na puro tanong ng tanong. So, dito naman, gusto ko naman video. No, yung final output nyo sa akin is magiging video. So, paanong video ba ang gagawin? So, kung matatandaan ninyo, we have discussed doon sa ating first and second topic sa finals natin, yung different social problems na kinaharap sa Pilipinas. We have socio-economic, we have socio-political, and so on. No? So, mamimili kayo doon sa 30 social problems na nilathala ko doon sa PowerPoint na yun, which is isi-send ko mamaya after nitong video na to. Isi-send ko doon sa mismong GC ninyo. So, anong gagawin doon sa social problems na yun? No? May dalawang code ako or dalawang block ako na hindi na-discussan. So, pasensya na. So, actually, sinabi ko kasi sa ibang block, pero sa mga hindi ko nasabihan na blocks, no, sasabihin ko na ngayon. So, merong 30 social problems. Ngayon, yung social problems na yun, kukuha ka doon ng at least isa. Ngayon, tatanungin nyo, paano gagamitin or anong gagawin doon sa social problem na napili mo? I-discuss ba yun? Magsi-search ba sa internet ng, for example, poverty? 57% ng ganito is mahirap sa Pilipinas. Ganun ba? Well, hindi. Medyo typical kasi yung ganong bagay at madali lang i-research yun. So, ang mangyayari doon, pag ganun ang ipapagawa ko sa inyo, mag-research lang kayo sa internet, babasahin nyo, and then tapos na. So, kung 5 minutes yung babasahin nyo, then 5 minutes lang yung length ng video, anong ginawa nyo? Nagbasa lang kayo. So, instead, ang gagawin natin ganito. Para mas maganda, no? Para medyo may twist ng konti. For example, ang napili nyo is poverty. Ang gagawin nyo dun sa poverty, for example, kayo yung tao na nakakaranas nung social problem na yun or socio-economic problem na yun, which is poverty. Mag-a-act kayo, like for example, isa kayo. For example, pwedeng kayo yung tatay, kayo yung nanay, isa sa mga anak na kung saan nakakaranas ng kahirapan. No, i-re-enact nyo yan. Mamaya magbibigay ako ng example kung paano. And then, for example, rape victim. For example, kayo yung rape victim. Gagawa kayo ng dialogue, isusulat nyo sa papel kung paano nyo gagawin yan or kung mag-a-adlib kayo, bahala kayo. Ang length ng video is at least, no, 3 minutes. Ang maximum is 5 minutes, 3 to 5 minutes, no. 3 minutes ang minimum and then ang maximum is 5 minutes. So, wala na sanang susobra sa 5 minutes pero kung may susobra at may justification naman kayo kung bakit sumobra, sige, okay lang. Pero as much as possible, 3 minutes to 5 minutes. Though, pag medyo sobra ng konti, siguro mag-explain na lang kayo kung bakit sobra. So, ganun. Kasi syempre, hindi ko rin naman kayang panoorin yung 5 minutes pataas or yung mga 10 minutes to 15 minutes na video. Napakadami ninyo. 400 plus kayo na hawak ko. So, mag-check ako for 1 week. No? So, kung may mga 15 minutes, baka hindi ko matapos. Eh, syempre, gusto kong makita yung full length ng video ninyo. As much as possible. So, sana maikli lang. No? So, yun. So, paano ba? Paano ba ang gagawin doon sa video? Tulad ng sinabi ko, for example, poverty ang napili ninyo, i-re-enact nyo. Pwede kayong maging yung tatay, maging yung nanay, maging yung mga anak. Isa lang ang pipiliin nyo. For example, kayo yung nakakaranas or rape victim, no? Or prostitution. Ako nga pala si Magdalena, ako ay nagtatrabaho sa ganito at ganito, ganyan, ganyan. So, ganon. And ano pa ba yung mga social problems doon? Political dynasty. Sa political dynasty naman, since ang social problem doon is yung pinaka-political dynasty, ang gagawin niyo, it's either kayo yung nakakaranas or nagsasuffer sa political dynasty. Like for example, sa bayan namin is may mga politiko na hindi na umaalis sa pwesto. Nagmula sa kanyang lolo, sa anak, ano, tapos magkikwento lang kayo. Or pwede rin na kayo yung nasa other side ng social problem. Like for example, kayo yung political dynasty or kayo yung mga tao na nasa under ng political dynasty na yon. Ako pala si Toto. Ang tatay ko ay politiko pero hindi ko naman kasalanan na ako ay karapat-dapat sa pwesto. Hindi ko naman hiningi. No? I mean, mag-explain ka kung bakit
hindi masama yung ginagawa ninyo, yung justification. So, kahit sinong karakter doon sa social problem, pwede kayong maging ganun. Walang problema kung wag lang doon sa rapist, wag yung rapist yung ano nyo, ha? For example, doon sa rapist or doon sa criminal or yung sa drug addict. Sa drug addict, pwede ikaw yung mag, yung for example, ako nga pala si ganito, paano naging problema sa'yo? At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan, no? Kailangan, ito yung talagang dapat meron sa video ninyo. Kailangan merong life lesson, no? Paano magkakaroon ng life lesson? Hindi yung basta nagkwento ka lang. Kumbaga dapat, yung nanood doon sa video mo, may natutunan. Or may napulot siya na mahirap palang mga na, or for example sa overpopulation, mahirap, parang iisipin ng mga manonood na mahirap palang magkaroon ng maraming anak kasi marami palang problema, ganun. Or sa drug addict, for example, ikaw yung nag-re-enact as a drug addict, kailangan maisip ng mga tao na mahirap palang mga maging addict kasi ganito yung mangyayari pag ginawa mo yon. Hindi yung basta nagbasa ka lang, or hindi yung basta ikaw lang yung mismo doon sa karakter, parang inire-re-enact mo lang yung karakter. Hindi. Dapat, parang may pagsisisi doon sa ginaga or doon sa rinirin-act mo na, for example, sa overpopulation, hindi sana, kung sana nagawa ng gobyerno na palit ang ano, paliitin ang populasyon, edi sana ganito, or kung nagplano lang sana ng maigi, kung ikaw yung tata yung nagsasalita. At kung yung ikaw naman yung anak, syempre, ini-explain mo kung bakit mahirap, maging mahirap at maging magkaroon or ng mas maraming kapatid. Okay? So, yun. So, I hope, nasabi ko na lahat ng information na pwede kong masabi kasi mamaya-maya magre-re-enact ako, no? Hindi ko alam kung matatapos ko yung 3 minutes pero tansyahin nyo na lang. Ano pa ba yung kailangan kong sabihin? Itong video na to, siguro much better kung ano, i-upload nyo sa YouTube, i-privatize nyo na lang yung, or i-public nyo syempre para makita ko. Pero hindi naman alam ng mga kaklase nyo yung title. Mag-invento na lang kayo ng title ng video para hindi nila ma-search. And then yung link, isi-send nyo sa iConnect. Yun yung titignan ko. Again, isi-send nyo sa iConnect yung link. Ah, for example, nasa Word. Ilalagay nyo sa MS Word. And then yung link, ilalagay nyo doon sa loob. Gusto ko sana yung dito ah. Di ba sabi ko sa inyo written sa mga past activities ninyo. Pero dito, sa Word ninyo ilalagay yung link. Bakit sa Word? Para pagka-click ko, da-direct na ako dun sa site. Hindi yung isinulat nyo sa papel or ginawa nyo yung PDF na pag-click ko, hindi ako magda-direct sa site. For as much as possible sana, nakalagay sa Word. Ah? Kaya syempre, tatamarin na ako pag nakalagay yan sa ano, nakariten yan, alangan namang itatype ko pa isa-isa yung link. So, dapat nakalagay sa Word. Okay? Wala na kayong kailangang ilagay doon sa Word kasi nagpasa naman na kayo. Pero, syempre, doon sa simula ng video, kailangan yung magpakilala. Okay? So, exactly 8:30, mag-i-start ako doon sa dialogue mo. Actually, ad-lib lang ito para kunwa-kunwari lang. Okay? So, ang napili kong topic is overpopulation. Overpopulation. Okay? So, my name is Robel Javelosa, Block 22-something. My topic or ang napili kong social problem is overpopulation. Okay? It goes like this. So, paano ba? Parang nahihiya din ako ah. Okay, so, ako nga pala si Marzo. Pangatlo sa panganay sa 12 magkakapatid. Ang aking nanay ay labandera at ang aking tatay ay namamasura. Ang aming panganay na si Enero ay laging kasama ng aking tatay sa pangangalakal dahil kailangan niya na rin magtrabaho sa edad na 17 dahil meron na siyang anak. Meron siyang isang anak na 2 taong gulang sa ngayon at buntis ang kanyang asawa sa pangalawa nilang anak. Hindi naman makatulong ang pangalawa sa panganay na si Ate Pebrera dahil nabuntis siya ng kanyang nobyo. Siya ay 16 anyos. Nabuntis siya ng kanyang nobyo at kasalukuyang nakatira sa kabilang bayan at doon naninirahan sa bahay ng kanyang nobyo or sa bahay ng pamilya ng kanyang nobyo.
Ako naman, Marso, ako ay 15 anyos at ako ay nagtatrabaho kasama ni Abril at Mayo, ang aking dalawang kapatid, lalaki at babae sila. Kasama ko silang nangangalakal, hiwalay sa aming tatay upang mas hiwalay sa aming tatay at sa aking panganin na kapatid, sa aming panganin na kapatid dahil syempre para individual ang aming kinikita. Ngunit ang aming kinikita ay dinadagdag din namin sa pambili ng pang-araw-araw na pagkain sa aming sambahayan. Meron kaming kapatid na kung saan ang pangalan ay si Cunyo. Ngunit hindi siya masyadong pwedeng lumabas dahil siya ay may problema sa pag-iisip. So hindi siya pwedeng magtrabaho. At nandyan din ang aking kapatid na si Julio na kung saan siya naman ay nag-aaral at tinitingnan namin na siya ang pwedeng maging pag-asa ng aming sambahayan dahil sa ngayon ay grade 3 siya sa edad na 10. No, so medyo na-late lang siya ng isang taon dahil siya ay nagkasakit at hindi kinaya ng aming mga magulang ang pagpapagamot sa kanya kaya tumagal ng ilang buwan ang kanyang sakit. Dahilan upang hindi siya makapasok at huminto ng isang taon. At nandyan naman ang aming kapatid na si Augusto. Isa sa, hindi ko masasabing mabait at hindi ko rin masasabing masama pero laging wala sa bahay. Mas inuunang barkada, siya ay 10 taong gulang na. Hindi namin siya masyadong nahahagilap at base sa aming mga naririnig ay lagi siyang nasa labas at sumasama sa mga batang hamog na kung saan nagnanakaw kung saan saan. Madalas naman namin siyang pagsabihan pero lagi naman siyang wala sa bahay kaya sila nanay at tatay ay nagsasawa na rin na pagsabihan si Augusto. Si Oktubre at saka si Nobyembre ay wala na, hindi na namin kapiling. Dahil nung nakaraang taon lamang ay inaksidente sila. Sila ay naglalaro sa labas, sila ay 7 at 6 na taong gulang pa lamang nung mga panahon na yon. Sila ay naglalaro sa labas at sila ay inaksidenteng nasagasaan ng isang sasakyan. Sa mga panahon na yon, wala kaming kapera-pera dahil tulad nga ng sinabi ko, isang kahit isang tukwal lang kami. So ang aking kapatid na si Oktubre at saka si Nobyembre ay nagtagal sa ospital. Imbis na magkaso kami sa nakasagasa sa aking mga kapatid ay pinili na lang namin na tanggapin ang perang gusto nilang ibigay. Dahil una sa lahat, ayaw kaming tanggapin ng ospital kung wala namang pambayad. So sila rin ang unang nagbayad, ang naka-aksidente. Wala kaming natanggap ni piso para ipandagdag sa aming kabuhayan dahil lahat ng naibigay nila na tulong dahil sa pagkakapatay nila sa aming dalawang kapatid ay napunta lamang sa bills sa ospital at gastos syempre sa pagpapalibing. Ngayon, nawala ang aking kapatid na si Oktubre at saka si Nobyembre na parang wala lamang. Na parang naglaho na lamang sila dahil walang nangyari ng kahit ano. Hindi nakasuhan, hindi napanagot kung sino man yung nakasagasa. Ganon. Wala kaming pera eh. Kahit gusto namin na panagutin ang mga nakasagasa sa kanila, wala rin kaming magawa dahil wala kaming kapera-pera. Isa sa aking mga kapatid ay si Nobyembre na nasa ospital sa kasalukuyan. Dahil may dinadamdam siya sa kanyang katawan. Sabi ng mga doktor, baka daw tigdas. At medyo critical na din yung kanyang lagay sa ospital, kung kaya nababahala din kami. Dumagdag pa sa kalbaryo na ang aking nanay, ang aking ina, ay kasalukuyang buntis at 8 buwan na ang kanyang dinadala sa kanyang tiyan. Siya ang panglabing dalawa sa amin magkakapatid. Mahirap magkaroon at mamuhay sa isang pamilya na kung saan napakarami ninyo. Bilang pangatlo sa panganay at wala pang pamilya na tulad ng aking
panganay at pangalawang kapatid. Ako ang nagsisilbing panganay at tumutulong at humahalili sa responsibilidad ng aming panganay sana. Kung sana ang gobyerno ay binigyan ng tamang aral ang aking mga magulang, pinayuhan ng maigi ang aking mga magulang upang hindi dumami ng ganito. Hindi ko naman sinasabi na ayoko ang aking mga kapatid. Pero mas maganda sana sa isang sambahayan kung sapat lamang ang bilang ng pamilya at ng kapatid na meron ka upang ang iyong mga magulang ay maibigay ang sustento na nararapat para sa bawat isa. So yun lamang po. Yun. So ganun ang gagawin ninyo. Pero adlib lang kasi yun, kaya nagkamali ako dun sa iba kong sinabi. So I hope nakuha niyo yung punto kung ano yung gusto kong palabasin doon sa video, no, or doon sa example. Ang topic ko doon is overpopulation, pero nasagasaan ko yung ibang topic like yung street children and all. Okay? So yun. So pwede kayong mamili ng isang topic, pero hindi talaga maiiwasan kasi sa ang social problem tulad nga ng sinabi ko sa discussion ay medyo magkakadikit. Okay? So magkaka-connect yung mga yan. So may mga chances na itong, for example, si overpopulation, masagasaan niya si street children. Actually, hindi lang si street children ang nadali ko doon, pati si child laborer. Kasi as I was saying, ako si Marzo, this is 6 anyos pa lamang ako, though hindi ako mukhang 16 years old, pero nagtatrabaho na ako, so child laborer na yon. Kahit nga yung panganay naming kapatid na may dalawa ng anak, eh, di ba? Nagtatrabaho din siya. Child labor pa din yung kasi 17 years old pa lang siya, pero it doesn't hide the fact na siya ay may anak na. So kailangan niya magtrabaho. So ano yung kailangan gawin ng gobyerno? Di ba ang hirap tugunan, especially ng government? Paano masasabi na bawal magtrabaho yung bata na yun? Eh may dalawa na siyang anak eh. Di ba? So paano din nila masasabi sa akin, for example, ako si Marzo nga, na hindi ako pwedeng magtrabaho kasi kung hindi ako magtatrabaho, wala namang kakainin ng aking mga kapatid. So ganun. Ganon yung reenactment na gusto ko. Ayoko na magbigay kayo ng mga information like yung mga nakukuha nyo sa libro na, for example, 57% ng ganito is ganyan. So, most, gusto ko yung dialogue lang. No? Isa pa. So, marami akong demand sa final output ninyo. Napansin ko kasi na, di ba, lagi nating pinag-uusapan about sa mga magulang. So, dito natin nakikita na kung saan malaki ang nag-iitulong ng ating mga magulang, syempre sa ating growth. And sa mga bata na kung saan sapat sila or naibibigay ng mabuti, especially kayo, college student kayo, sa mga social problems na idiniscuss ko sa inyo, nakita nyo kung gaano kahirap sa Pilipinas. Yung mga social problems na kinaharap ng kapwa natin Pilipino ay grabe. Too much to bear, sabi nga nila. So, since kayo, nakakakain kayo ng tama sa pang-araw-araw, hindi nyo kailangan magtrabaho. Some of you, no? May mga iba sa inyo na nag-working student. Pero may mga iba sa inyo na kung saan, karamihan, ay pinapakain pa ng magulang. Pinoprovide ng magulang kung ano man yung kailangan nila. Pinag-aaral sila, binibigyan ng pera, etc. Privilege kayo, sa totoo lang. So, gusto ko sana, no, ito ay parte ng video. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, 3 minutes to 5 minutes yung dialogue na gusto kong makuha sa inyo. Bahala kayo kung paanong discarte nyo dyan sa dialogue. Kung gusto nyong mag-props, wala akong pake kung anong gagawin ninyo. Pero, no, pero, bukod dun sa 3 minutes to 5 minutes na yon, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kinikilala natin since privilege kayo at natutuwa ako na binibigay ng mga magulang ninyo ang mga kailangan ninyo. So, ibig sabihin lang yan at masasabi natin sa ating mga sarili na tayo ay mahal ng ating mga magulang. So, ang gusto ko lamang sanang sabihin, gusto ko sanang kunan nyo sa video. At least kahit siguro ilang seconds lang or siguro few seconds, siguro kahit mga 30 seconds, bahala kayo kung gaano kalaki or kahaba itong idudugtong ko sa video ha. Bukod sa video na ipapasa ninyo, siguro mag-download na lang kayo ng app na kung saan pwedeng magdugtong, no, ng video. Pero syempre, nauna na yung dialogue, yun yung importante, no? Yung 3 to 5 minutes na dialogue, choosing one of the social problems na kinaharap ng mga Pilipino. Tapos, seconds lang. Gusto ko, kunan nyo sa video, mapa-selfie man or kung may nagbi-video sa inyo, bahala kayo kung paano nyo gagawin.
gusto kong magpasalamat kayo at sabihan nyo ng I love you yung mga magulang ninyo. Tatay, nanay, pwedeng nanay lang, pwedeng tatay lang, pwedeng both. Or kung sino man yung guardian na sa na kumukupkup sa inyo. For example, may guardian or ate nyo ang kumukupkup sa inyo kasi ulila na kayo. So, magsabi kayo, kung sino yung nag-aaruga sa inyo ngayon, nagiging dahilan kung bakit nakakakain kayo sa pang-araw-araw, nabibili nyo kung ano yung gusto ninyo, at dahilan kung bakit kayo nakakapag-aral. So, few seconds lang ang hinihingi ko to give them thank you. Tapos, sabihan nyo sila na salamat, syempre, at mahal na mahal nyo sila. Okay? So, yun lamang. No? Tumagal yung video natin. So, I hope na-explain ko lahat. Nandun na din. Ilista nyo kung ano man yung mga sinabi ko or panoorin nyo ulit itong video. Send ko to sa GC ninyo. No, parang Snapchat lang, naka-portray tayo. So, yun. Again, 3 to 5 minutes na video ng dialogue. Na, no? So, wag na kayong kumuha ng information sa internet. Hindi nyo kailangan mag-Google. Mag-invento lang kayo ng dialogue kung anong gusto nyong dialogue. No? Mamili lang kayo ng isang social problem. Imposible naman hindi nyo magawa ng dialogue yan. Tapos, pangalawa, syempre, yung pasasalamat nyo sa magulang nyo at pag-I love you. Okay? Syempre, since privilege kayo na naibibigay ng mga magulang nyo kung ano yung mga gusto nyo, ano naman yung sabihan nyo lang sila ng salamat at I love you. So, few seconds lang ng video natin sa pagtatapos ng video nito. Okay? So, in total, 5 minutes mahigit or 3 to 5 minutes mahigit. Dahil meron kayong few seconds para batiin yung mga magulang ninyo ng salamat. Okay? At I love you, syempre. No? Tapos, kung may konting yakap sa magulang, o di mas maganda. No? So, yun. Gusto ko, pag babatiin nyo yung magulang ninyo, nakikita ko yung mukha ninyo. Hindi yung, ibibidyo nyo yung mga magulang nyo, and then, Mama, I love you. Hindi pwede yun. Gusto ko nakikita ko din yung mukha ninyo na sinasabi nyo sa harap at sa mukha ng magulang ninyo na mahal nyo sila at nagpapasalamat kayo sa lahat ng naitulong nila sa inyo. Okay? So, yun lamang. Wala pa akong anak, pero gusto ko sanang ma-appreciate ng mga magulang ninyo yung, or I mean, gusto ko sana, wala pa akong anak, pero gusto ko sana kahit papaano, ma-appreciate nyo sana bilang anak ang mga sakripisyo at mga bagay na ibinibigay sa inyo ng mga magulang ninyo. Kasi kung wala ang magulang ninyo, kahit anong sabihin nyo, wala kayo sa kinaupuan ninyo at position nyo ngayon. So, kung wala ang magulang ninyo, wala din kayo dyan. No? So, utang na loob nyo ang lahat ng meron kayo sa magulang ninyo. Though, hindi talaga utang na loob yun, pero well, kasi syempre, inanak nila kayo, hindi nyo naman piniling maipanganak. Pero, hindi dun may tatago ang katotohanan na grabe ang pagmamahal sa inyo ng mga magulang ninyo. Okay? So, yun lamang. At sana naintindihan nyo kung ano man ang sinabi ko. Dahil, di ba? Binidyo ko ba yung sarili ko talaga para maipakita sa inyo, no? At nag-acting-acting pa ako. So, yun lang. So, have a good day pag napanood nyo ito, and God bless you all. Again, yung I love you at thank you sa mga magulang nyo, kailangan ko yun. Without it, hindi ko kayo bibigyan ng grade sa finals. Okay? Bye-bye.